Maraming salamat po sa iyong pakikiisa. Masaya po ba ang mga anak ng Diyos? Kung gayon, sabay-sabay po nating isigaw ng Diyos ay! Ang lahat po ay malugod na inaayahan upang ating mga sarili ay ganap na ihanda upang sa pagbabahaging ito ay ganap nating maunawaan kung sino nga ba ang titindig o sino nga ba ang mga tatawagin sa patnubay at kalooban ng Ama ay sadyang maibabahagi ang kanilang nais o karanasan na sa kanilang buhay upang sa gayon ay magkaroon ng inspirasyon ng bawat isa. Handa na po ba ang bawat isa? Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Bilang ako po ang naatasan na mag-facilitator, nais ko pong bigyan ng... Nais ko pong bigyan ng tema ang bawat isa na titindig at magbabahagi upang sa gayon ay isang direksyon po ang ating ibabahagi upang ating mga kapatid nananalo o nagtatagumpay. Subalit sa patnubay at kalooban ng Diyos bilang sa Espiritu, kapag nagtagumpay tayo sa buhay ng mga pagdalisay, hamon ng buhay, sa pakapangyarihan ng ating Panginoon, doon natin higit na mararamdaman na minamahal at ipinagkakalooban tayo ng lakas. Buhay po ba ang Diyos? Lahat ng tao ay nagtatagumpay. Subalit, kung minsan kaya ka lang nagtatagumpay dahil sa pandaraya na nasusuhulan ng pera o nasusuhulan ng kayamanan. Subalit sa Diyos, walang malilihim. Lahat ng tao, tarok niya ang isip at kalooban. Kapag naririto na po tayo sa patnubay niya, sa kanyang banal na gawain, ano man ang ating pinagdaraanan na para bagang hindi natin kayang pagtagumpayan. Subalit sa kapangyarihan ng Diyos na isasadsad at napapagtagumpayan, ano man ang dago, pagsubok, paghihirap, ay lahat na atin ay nalalagpasan. Buhay po ba ang Diyos? Bilang buksan ko po ang katanungan, sa iyong buhay bilang pananampalataya, ano yung mga bagay na napagtagumpayan mo na akala mo ay para bagang susuko ka na, subalit sa kapangyarihan at kahiwagaan ng Diyos ay napagtagumpayan niyo po. Buhay po ba ang Diyos? Bilang pasimula, nais ko pong tawagin ang aking kasamaan sa koro bilang upang magbahagi ng kanyang karanasan. Ano nga po ba yung mga napagtagumpayan na niya na para bagang susuko na, subalit sa kapangyarihan ng Diyos, ganap na napagtagumpayan. Tinatawagan ko po ang aking Mami Promise. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po. Palapakan nga po natin ng malakas ang Panginoon. Sadyang napakadakila ng Panginoon. Masurpresa siya. Puspus siya ng hiwaga sa lahat ng araw, sa lahat ng sandali. Amen po ba doon? Ang ating pong facilitator, pagkatapos ng ating joyful, ay niyakap po ng mahigpit. Pero hindi, amen po ba doon? Amen. Sapagkat po, kagaya po ng marami dito, mayroon tayong kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo ay naririto. Minsan po, pinapahintulot ng Panginoon ang karamdaman sa ating buhay upang ito ang maging daan ng isang pagdalisay. Kung minsan, lalo na kapag ang karamdaman ay tila baga wala ng lunas, feeling natin ay end of the world na. Amen po ba doon? Ang lumbay natin ay walang katapusan, walang kahulilip ng kalungkutan na ating nadarama. Napakalalim po ng Tagalog, pero mababaw ito sa Ama. Subalit sa kalooban niya, kung tayo po ay lubos na nananalig sa Kanya, wala pong hindi siya magagawa. At kung ang bawat isa po sa atin ay nananalig na may magagawa ang Panginoon, gaano man po kahirap ang ating pinagdaraanan, ito po ay may katagumpayan. Subalit, hindi po dito natatapos gaya ng sinabi na ating kapatid na
Malu kung ano ang kanyang tema. Ano nga daw po ba yung mga pinagdaraanan natin na tila baga kay bigat na sa pakiwari natin ay hindi na natin makakayanan pa? Gaya po ng sinasabi ng marami at ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng pasanin o dalahin na malaki pa sa atin. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Sapagkat wala na pong lalaki pa sa pinasa niya. Amen po ba? Amen. Sapagkat pinasa niya po ang kasalanan ng mundo, ng tao. Subalit tayo, sa bilang tao, ang kasalanan lang po natin, ang mga dalahin lang po natin na ating daladala na kung akala natin, pakiwari natin ito ay wala ng kasing bigat. Subalit, mapalad po tayong inakay niya sa dambanang ito, sa dakong banal, sa gawaing banal, sapagkat dito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataong makapagnilay, mabulay-bulay kung ano nga po ba ang mga kaganapan sa ating buhay. Na kung minsan akala po natin, napakabigat na nito at walang lunas, tayong natatanggap na award. Subalit, ang award po is different from reward. Di po ba? Yung pong reward sa araw-araw kung tayo ay nagninilay, natatanggap na natin ito sa Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang malakas ang Panginoon. Definitely, reward is far, far different from award. Kapag po tayo ay may mga nagagawang mabuti, at kapag po tayo ay nag-e-excel sa isang bagay, ano po may nag-e-excel? Kumbaga kapag tayo nag-aaral ng maigi, nagkakaroon tayo ng magandang good grades. Kapag daw po tayo ay masuno rin sa ating magulang, lalo na kapag bata, laging sinasabi na, sige, dahil mabait ka, dahil sumunod ka sa akin, meron kang reward. Yun po ay sa bilang pantao. At kahit man naman po kung tayo ay nagtatrabaho sa isang tanggapan, sa isang opisina, pili kaya sa eskwelahan man, teachers are given rewards. Amen po ba doon? Yung po mga empleyado nag-e-excel sa kanilang trabaho na dedicated, lalo na kapag ikaw ay masyadong dedicated sa trabaho mo, open times you are given rewards. Sa Panginoon, it's far different. Siya po sa atin ay laging nagbibigay ng reward kahit hindi tayo gumagawa ng maganda. Sapagkat po ang buhay natin sa ngayon, sa bawat nating paghinga, ay isa ng award sa Panginoon. Palakpakan nga po natin malakas ang Panginoon. At kung tayo po ay naglilimi, wala po palang katapusan reward ng Panginoon. Hambing doon sa tema ng isang kapatid natin noong nagdawang linggo, na ang tema po ay pag-ibig, habang ako ay nakaupo doon sa sulok, sa isang tabi, sabi ko, sadyang kay buti ng Ama, ang pag-ibig niya ay walang katapusan. Inambing ko ito sa, gayon din po naman, kung tayo ay iibig ng tapat sa Panginoon, kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, at ito po ang aking naramdaman, sa aking pagsunod sa kanya ng may katapatan, sa kanyang pag-aatas, bagamat kung minsan ako ay may pagkukulang o dili naman kaya ay may kamalian. Subalit at the end of the day, nararamdaman ko ang kanyang reward. Subalit higit pa po doon, ang gusto kong makamit. Kayo po ba gusto nyo ding makamit yon? Taas nga po ang kamay kung sinong nagmimithi. Nagmimithi ng higit pa sa reward. Taas po ang kamay. Yes! Opo, at ito ay walang dili iba kundi ang award. Ang award na magmumula sa Panginoon. Ang award na ating matatamo, hindi rito sa lupa, kundi sa kanyang piling. Palakpakan po natin malakas ang Panginoon. At ako po, sa mga pagdalisay kong natatamo, sa mataimtim kong pakikinig, sa banal na mensahe ng mahal na Apo Kunching, na ginagamit ng Panginoon. Bilang na amen po doon. At dahil po dito, anuman po ang inyong nararamdaman, na tila baga akala ninyo ay wala ng kalunasan.
hindi man po natin makamit ang kagalingan ating lupang katawan. At kung sa ating pakikinig tayo ay makadadama ng kagalingan ng ating kaluluwa, hindi po ba higit na sapat na, higit pa sa sapat na ating inaasam. Amen po ba, Dan? At ito po ay maikukonsidera natin, or we can consider this as an award. Amen? Amen po ba doon? At sa buhay ko po, wala akong minimiting award. Hindi ko po iniminimiti ang award na ibibigay ng kapwa-tao ko. Kung ito naman ay pagbabasehan niya ng maraming criteria na hindi ko pala kaya, subalit sa Ama, sumunod lang tayo sa kalooban niya. Damahin lang natin ang kanyang presensya. Makipagtapat lang tayo sa kanya, makipagtotoo lang tayo sa kanya. It's like having a reward at the same time, receiving an award. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At nawa po sa umagang ito, sama-sama nating nadama kung paano nga ba natin sa kabila ng pagdalisay sa buhay natin, makakamit natin sa araw-araw ang reward na di natin pinapansin, subalit higit sa lahat, tayo pala ay may award sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At nawa po, nakapulot kayo ng konti. Konti, wala naman po ako may babahaging marami, kundi kung ano lang po yung dinadatal sa kaisipan ko at siyang tunay kong nadarama sa buhay ko. Nawa po'y maging inspirasyon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Araw-araw tayo naglilingkod sa Diyos. May mga points tayong natatamo. May pasubali nga po ang Ama kapag naging totoo at tapat ang bawat paglilingkod ng tao. Amen po ba doon? Kaya sa pangalawang magbabahagi po, ano nga po ba yung mga napagtagumpayan niya sa bilang tao o sa patnubay ng Diyos, sa kanyang espiritu, sa kanyang kapangyarihan ay ganap na napagtagumpayan? Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Agnes mula sa chapter ng Kalantipe. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na po at ako'y nasurpresa sapagkat hindi ko po akalain na ako'y matatawag sa oras na ito. Para sa akin po, ang natama kong reward ay sobrang dami na po. Award po pala, sorry. Kasi magmula po bata tayo, ay isang malaking award na po ang natatamo natin sapagkat sa pagbibigay lang po ng buhay sa atin ng Panginoon, mula sa pagkabuhay natin, ito po isang malaking award. Pero para sa akin po, ang award na natatamo ko ngayon ay sobra-sobra. Hindi po, kumbaga po, more than expected ko pa po. Katulad po ng pagbibigay niya ng pamilya sa akin ng Panginoon na supportin ako, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ako ay masyadong naninervyos na po. So ngayon po, sa pagkapunta ko po dito, lang makulala ko po si Apo Konjing. Sa pamagitan po ng Panginoon, parang binigyan po niya ako ng kalakasan loob para po yung mga bagay-bagay na hindi dapat alalahanin na kailangan isuko mo sa Panginoon at sa Kanya mo ilagak lahat. So ngayon po, napapagtagumpayan ko na po ng madali sapagkat nang dahil po sa Kanya, ako po'y nagtitiwala at lagi ko pong iniisip na may bukas pa na nandiyan ang Ama na hindi niya ako kababayaan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sadyang sa buhay ng tao, maraming hamon sa buhay. Subalit ang hinihiling ng Diyos, kapag nagpakatotoo daw po tayo sa Kanya, anuman ang dagok, anuman ang hamon ng buhay, pasakit sa bilang tao, hirap, subalit may kaginhawahan na darating. Mapala daw po ang tao na sa una ay hirap, bago ang ginhawa. Sapagkat kapag naranasan natin ang hirap, ibig sabihin mararanasin ang tagumpay. Sa buhay na atin dito sa tinatahak na mundo, kapag nagpakatotoo daw po ang bawat isa, ano nga po ba ang hindi natin mapapagtagumpayan? Ano nga po ba ang ating hindi malalagpasan?
Ano nga po ba ang ating hindi na mararanasan? Subalit sa kabilang buhay, kapag tinakda ng Diyos, isang kaginawahan, kasarapan ng ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Bilang pangatlo ko pong tatawagin, Lola ko po to sa Laman, kapatid ng akin Lola. Nagpresenta po siya na magbahagi. Ako po kanya, nagsiserve po ako, nagpapasalamat po akong malaki-malaki. Una ang Panginoon Diyos, pangalawa yung si Sister Sherry sa kayong kapatid ko. Nung niyayaya ako dito, mahinang-mahina ang katawan ko. Sabi ko, dalhinan niyo ako sa doktor, hindi ko na kaya. Pero nung dumating lang talagang takda na pupunta ako dito, sinabi ko, Apo, kahit na ako ang sinasabi ko, napapanaginip kita kahit na ako, wala ako dyan. Ikaw ka akong napapanaginip ko. Malaking ang pamanalig ko sa kanya. Kanya ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Sa Apong Mama Mary, sa Apong Perdon. Kaya po, kanya lang ako ito. Mahina nga sa katandaan na lang ito. At puro malaki ang pagkakaginawa ko sa pagpupunta ko dito sa pagbabanyos. Kanya ako malaking pasalamat ko sa inyo, sa Panginoon Diyos, at saka sa mga kapatid kong nagyaya sa akin. Puro nung isang taon pa, andito na ako. Kanya lang, na-hospital ako. Kanya yun, ang pagkukulang ko, para akong nanagumpay sa pagpupunta sa ospital. Eh bakit ka ako, kuya? Ako, kako, kung hindi ako, kako, dapat ako sa kaya po, isa, paisip mo po kako sa akin. Kanya yun, pinagkaloob mga sa akin, napunta ako dito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Walang bata, walang matanda. Kapag niloob ng Diyos, makakapagsalita. Buhay po ba ang Diyos? Ipang-apat na tatawagin ko, kapatid din po niya, lola ko rin po to sa Laman. Nais din daw po niya magbahagi. Tinatawagan ko naman po ang aking lola, Gloria. At kayo na po ang bahala po sa akin dahil hindi po ako sanay magsalita. Kung ano po ang sasabihin ko, ayon po sa kalooban nyo, sa pangalan Diyos, Amang Espiritu Santo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong po ako'y nagpabanyos, siyam na araw po akong nagpabanyos dito. Kanya po na napunta po ako dito, yung kapatid ko pong si Atis yun. Kasi po, hindi po ninyo natatanong, apat na beses po akong makumpay. Basta po ang gusto ko po, bawat minuto gusto ko po nandun ako sa ospital para bang mabubuhay po ako, pero hindi magaling. Ngayon po, tumawag po rin mga anak ko, sabi niya, bakit sabihin mo kay Inda, ba't hindi gumagaling? Dadali na namin siya sa Metropolitan. Eh, ba't ka ako yung mami huli na yun? Namatay dahil mayaman. Napunta pa sa Metropolitan. Hindi. Nagpunta ako kay Atisyon. Sabi ko sa kanya, Atisyon, isama mo nga ako kay Apo Kunsuling. Hindi po ang sakit ko po, hindi ako makatulog, magdamag. Talagang hindi po ako magsasabi-sabi na puwata ako, mabeberat na ako. Ba't hindi ako makatulog? Magdamag po, hindi ako nakakatulog. Nung kwan po sabi ni Apo Kunsin, hinagod niya ako na kinalugda ng ama. Sabi po niya sa akin, manalig ka anak, mamayang gabi matutulog ka na. E nung pong umuwi na ako, pinamasdan ko po ang aking sarili, pinakikiramdaman ko. Aba, nakatulog nga po pala ako. Sa pananalig po sa mahal na ama, nakatulog po ako ng mahimbing.
Ang sabi po ng Mama Mary na kinalugdan niya, po ako, siguro nagsasalita man ako, Ama, bigyan mo ako ng lakas. Makatulog na po sana ako. Mahal na inang rin. Basbasan po ninyo ako, bendisyonan ninyo ako para po makatulog po ako. Talaga pong ito, yun ang ako. Sabi po ng aking asawa, sana sa pagpunta mo kay Apo Kuntin na kinalugdan ng Ama, magiging remedyo na sa'yong makatulog ka na. Hindi ko po sila tinitigilan eh. Pagka hindi ako nakakatulog, dalhin niyo ako sa ospital. Kaya Manarang, sabi ko, dadalhin po ako, Aladdin. Wala rin nangyayari. Hindi rin ako nakakatulog. Talaga pong nanampalataya na ako. Nanalig na po ako. Sabi ko, mahal na Ama, ipagkaloob na po ninyo sa akin, patawarin na po ninyo ako sa aking nagawang kasalanan. Ang lahat po ng nagbibigay ng kasalanan sa akin, inalis ko na po lahat, inggit, hatol, maghatol ka sa kapwa mo, mamintas ka, inalis ko po talagang lahat yun. Ngayon po, pinagkaloob na po sa akin ng Ama na nakakatulog na po ako. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Kapag binigay ng Diyos ang kapangyarihan niya, sadya nga pong mahiwaga at masupresa. Ang pagkakakilala ko po sa aking dalawang lola na yan ay hindi sanay magsalita. Sapagkat nakakapagsalita lamang po sila kapag ginugulat mo. Subalit sa ganitong gawain, hindi mo sila aasahan. Nagulat nga lang po ako, sila ay nagkusa. Salamat sa kapangyarihan ng Diyos sa katandaan nila, hindi nila inalintana. Subalit, bagkus naramdaman nila ang kahiwagaan ng Diyos sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Bilang panglima, udyok lamang po sa aking kalooban upang sa gayon, ang mga kapatid po natin naririto ay higit na may mapulot o higit na magkaroon ng inspirasyon. Tinatawagan ko po ang aking Mami Beth Chico. Salamat po muli aming Panginoon sa pagkakataong ibinigay mo at pagtitiwala na makapaghayag sa mga anak na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito, sa araw na ito. Bilang pagpapadama sa kanila na sila nga ay minamahal mo. Nawa po, ano man ang kanilang kahilingan, pakinggan niyo po sila, nakikiusap po ako para sa kanila, Ama, sa katahimikan ng kanilang isip at puso sa sandaling ito, ibubulong po nila sa inyo ang kahilingan nila. Nawa po aming dakilang Ama, anuman po ang ibinilong nila sa inyo, naway pagbigyan niyo po sila para po mamaya pag-uwi nila, may maramdaman silang kakaiba na kayo ay kumilos sa kanilang buhay at maiuwi nila sa kanilang tahanan ang galak na mula sa iyo. Amen. Bumulong po ba kayo? Binabati ko po lahat ng bumulong. Sapagkat kung naibulong niyo po, kung ano po ang ninanais niyo sa Ama nang binigyan kayo ng pagkakataon, ano po ang kahilingan na way umuwi kayo na may galak sa inyong puso. Kaya mamaya po pag uwi niyo po, dami niyo po yung puso niyo. May galak ba ako? Pag meron po kayong naramdamang galak, ibig pong sabihin, yung binulong niyo sa Kanya, wish granted na po kayo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang ating pong tema ay tungkol sa reward. Kumbaga, ano na ba yung napagtagumpayan mo sa pagkilala mo sa Diyos at ano na ba ang natanggap mo mula sa Kanya? Habang ako po ay umiinom ng malabig na tubig sa taas, narinig ko po ang aking anak, si Tita Promise. Hindi po Promise ang pangalan niya, Lani po. Kaya lang po kasi ang favorite expression niya, Promise. Promise, talagang
Ang sabi ng Panginoon, promise, expression po niya yung promise. Kaya po siya itinawag naming promise. Pero actually po, si Lani po siya. Si Alagad na Lani. Kasama ko po sa sakawan ko at nagagalak po ako sapagkat marami na po silang natututunan mula sa ating Panginoon. Unang-una sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, at lubos sa pong pinapalalim pag po sila ay nagbibigil. Narinig ko po ang kanyang pahayag kanina. Binigay niya po sa inyo ang pagkakaiba ng award at ng reward. Tama po yung paliwanag niya. Pag meron kang ginawang something na mabuti, merong ibinibigay sa iyo na magpapagalak sa puso mo. Amen? Hindi man tao, pero higit sa lahat, ang Panginoon magdudulot ng kagalakan. Katulad po ng panalangin ko kanina na nawa, pag umuwi kayo, merong kayong galak. Yung pong galak na mararamdaman ninyo, yung po yung reward sa inyo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang reward po is something that will make you happy. Something that will make you contented. Nakita niyo po, pag po may wanted, hindi po ba pinopos? Pinopos yung wanted, tapos nakalagay reward, 10,000 or 100,000 or 10,000 pesos, yun po yung reward. Bilang pabuya doon sa tao na makakahuli doon sa hinahanap ng batas. Ganun po iyon. So sa atin pong mabubuting ginagawa sa ating kapwa at sa ating Panginoon, marami po tayong reward na natatanggap mula sa ating Panginoon. Ano na po yung isa mga reward na yan? Katulad po nung nagbahagi kanina si kapatid po ni Nanay Sion, di ko po nag-gets yung pangalan. Marami na po siyang reward na tinanggap sa Panginoon. Tulad po ng nagkaroon na po ng kapayapaan ng kanyang kaisipan. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos na buhay, may reward na ibinigay ang Panginoon na dati pinupuyat niya lahat yung kasambahay niya, kasama niya sa bahay pag hindi siya makatulog. Kaya nga po, hindi ba sinasabi ng mga kasamahan natin pag hindi tayo nagpapatulog, sabi, kung ayaw mo ekang matulog, magpatulog ka. Ganun po si Lola dati, hindi po siya nagpapatulog. Subalit nang siya po ay nadama niya ang banal na espiritu sa kanyang katauhan sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, unang reward po na ibinigay sa kanya ng Panginoon, binigyan po siya ng kapayapaan, kaya po siya ngayon sa gabi nakakatulog na. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos na dati, ang dami na niyang napuntahan. Narinig niyo po yung pagbabahagi na marami na siyang doktor na napuntahan. Paalala po sa nagbabahagi, ano, samantalahin ko lang po yung pagkakataon, huwag po kayong magme-mention ng pangalan ng doktor dito. Kasi po baka sabihin, ay hindi pa na nagpapagaling yung doktor na yon, makakasira po tayo sa kanilang profesyon. Sabi na lang po ninyo na nagpatingin ako sa isang doktor, nagtungo ako sa isang ospital, pero huwag nyo na pong babanggitin ang pangalan ng doktor at ng ospital, kasi kung ipapahayag ninyo, hindi kayo gumaling sa pagtungo ninyo, e baka po tayo, yeah, tama po ma'am. Baka po tayo malibel, ano? Kaya para mapangalagaan po, paalala lang po ito, huwag na po kayong nagme-mention ng pangalan ng tao at ng mga ospital na pinupuntahan ninyo. Kaya mahal na kapatid, isa po iyon sa reward na natanggap mo sa ating Panginoon. Kung minsan po, habang tayo ay nakikinig ng mga aral ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung ano man po yung tinatanggap natin, tinuro po sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng tinatawag na contentment. Bakit po ba hindi tayo napapakali, hindi tayo makatulog, sapagkat ang tao walang kasiyahan. May tricycle na, gusto pang magka-owner. May tricycle at owner na, gusto pang magka-kotse. May tricycle, owner, kotse, gusto pa nila magkaroon ng van. Wala pong kasiyahan ng tao. Kaya ang mga taong walang kasiyahan, walang kapayapaan ng kaisipan. Kaya po tinuturo po sa banal na lugar na ito na magkaroon tayo ng contentment. Sapagkat kung kontento na tayo sa buhay natin, isa na namang reward ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano pong reward yun? Kapayapaan ng ating kaisipan. Sapagkat hindi na tayo naghahangad ng kung ano-ano pang bagay. Meron ka lang isaing sa maghapon, okay na. Meron ka lang 300 piso sa wallet mo para sa maghapon pambili ng ulam at pangangailangan mo, okay na. Pero ang taong walang contentment,
Libo-libo na ang nasa bulsa, hindi pa nasisiyahan. Kaya sila yung mga taong walang kapayapaan. Kaya po isa sa reward na binibigay ng Panginoon ay ang kapayapaan ng ating kaisipan. Alam niyo po mga kapatid, yan pong reward na yan eh, binigay sa akin ng Panginoon, tinitreasure ko po yan eh. Napakahalagang reward po na binigay sa akin ng Diyos yung kapayapaan ng kaisipan. Dati po kasi wala ako nito eh. Ang dami ko pong problema, yung mga hindi ko pa dapat problemahin, pinoproblema ko na. Ganyan po tayo eh, lalo na po yung mga nanay. Marami po ditong nanay, ano? Pag lima anak mo, pagkagabi, pagpikit mo, hindi ka agad makatulog. Bakit? Iniisip mong isa-isa yung buhay ng limang anak mo. Amen? Walang kapayapaan ang kaisipan mo. Yung hindi pa nangyayari sa isip mo, nangyari na. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Ganun po ako sa dati kong buhay. Wala pa po yung pangyayari, nilalagnat pa lang sa akin, dengue na. Nilalagnat pa lang sa akin, tipus na. Tinatakot ko po yung sarili ko. Wala akong kapayapaan ng kaisipan. Subalit na makarating ako sa banal na lugar na ito, sa pakikinig ko ng aral ng banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nawala na po ito. Sapagkat tinuro sa akin ng Panginoon kung paano ako magtitiwala sa Kanya. Amen? May bukol ka ba? Bakit hindi ka makatulog? May kumikurot ba sa dibdib mo? Bakit hindi ka makatulog? Pag hindi ka nakatulog at yung karamdaman mo na simple lang ay pinapalala mo, hindi ka mapapanatag. Wala pa sa'yo ang reward ng kapayapaan. Kasi ini-entertain mo lahat yung mga hindi magagandang nangyayari sa kaisipan mo. Sino po ba may pahatid nun? Sino gumugulo sa isip ninyo? Sino nagpapalala ng karamdaman ninyo? Si demonyo. Kaya po pag ang karamdaman ninyo, pinapalala ninyo 100%, wala ang Kristo sa'yo, kundi ang nagahari ay yung kalaban ng ating Kristo, ang demonyo. Kaya isa po iyan sa mga reward na tinetreasure ko. Nagkaroon po ako ng kapayapaan. Noon dati po kasi magulo yung isip ko, masyado pong advance. Advance sa mga negatibong bagay. Kaya ano po ang nangyari? Nagmukhang matanda agad ang itsura ko. Dumami yung kulubot ko sa mukha. 56 years old pa lang ako, sabi sa akin, mukha daw akong 75 years old. Nang una po ako makarating dito, akala po nila 75 years old na ako. Ang sakit naman na no, samantalang 56 pa lang ako noon. Bakit? Kasi nandun pa ako sa mundo na malabis akong mag-isip. Lahat pinoproblema ko, wala akong kapayapaan. Salamat sa Ama, binigyan niya ako ng kapayapaan, reward ng kapayapaan ng aking kaisipan. Matatanggap niyo pong lahat yan, magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Ang daming reward, isa pa pong reward na binigay sa akin ng Panginoon, yung ako ay matutong magpakababa. Hindi lang magkaroon ng contentment, kundi magkaroon din ng kababaang loob. Dati po kasi, ang salitang kababaang loob, wala po yan sa vocabulary ko. Dahil ako po talaga, akala mo po talaga, hindi po ako nagpapatalo. Basta po ako'y nasa katwiran, sigurado po, a-attack ako, ala po akong takot. Wala po akong kinakatakutan kahit kanino pa ako iharap. Sa asawa ko nga po, sinasabi ko po sa inyo, pag-uulit-ulitin ko, marami pong takot dun eh. Kasi nga po, nung dati nasa narcotics siya, sa narcom, nanguhuli po talaga ng mga pusir at addict. Kaya po yung mga pusir at addict, makita pa lang yung plate number ng sasakyan, nagtatakbuhan na. Pero ako po, napakatapang, hindi po ako natatakot sa kanya. Kahit po may sukbitsa rito, hindi po ako natatakot. Pag gusto ko siyang girahin, gigirahin ko siya. Wala po akong katakot-takot sa kanya. Subalit, hindi po pala kalugod-lugod sa Ama ito. Dapat po pala, ang nais po ng Ama, magpakababa ka. Alam niyo po, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ano po ba yung katangian ninyong hindi kalugod-lugod sa Ama? Hindi ko po yan kayang sagutin. Kayo po mismo sa sarili ninyo. Kilala niyo sarili niyo eh. Amen? Batid na batid niyo po kung ano yung ugali ninyo na hindi kalugod-lugod sa Ama, pero nagdo-dominate sa pagkatao ninyo. Ako po, sa pagkakakilala ko sa sarili ko, ang pangit ko pong ugali na nagdo-dominate sa aking pagkatao, yung kataasan, yung kayabangan. Kaya ano po ang ginawa sa akin ni God? Ang pagsubo ko, puro tungkol sa mga pagkakataon para ipakilala ko na nagpakababa na ako.
nandun po lagi ang pagsubok ko. Nandoon po ako tinapaktapakan. Nandoon po ako nasaktan ng damdamin ko. Pero nalabanan ko po. Napagtagumpayan ko po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, alam niyo po, pag napagtagumpayan niyo na, yung mga ugali ninyo na dominante sa inyo, na ayaw mawala-wala, patuloy po kayong susubukan dun eh. Patuloy at patuloy. Pero pag napagtagumpayan niyo na, wala na. Stop na. Honor na ibinibigay sa inyo. Kaya po, halimbawa, meron kang ginawang katangi-tangi. Binibigyan po kayo ng certificate, binibigyan po kayo ng plaque para ma-recognize yung ginawa ninyo at yung pong tinanggap ninyong sertifiko at plaque na yon o trophy, yun po yung tinatawag na award. Gets nyo na po. Minsan po, pag nag-excel ka sa klase mo, nag-graduate ka, binibigyan ka ng award. Ano pong award ang binibigay? Medalya. Binibigyan kayo ng medalya. Mga kapatid. Sige po, maupo po muna. Okay. Settle na. Alam niyo po mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan, tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung karapat-tapat tayong bigyan ng award. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoon ang best judge, siya lamang ang makapagtatanto kung tayo ba'y karapat-dapat bigyan ng award. At ano po sa palagay ninyo ang award na ibibigay sa atin ng Panginoon na siya lamang nakababatid? Bibigyan ba kayo ng medalya ni God? Bababa ba si Divine Mercy para kabitan kayo ng medalya? Bababa pa si Divine Mercy para bigyan kayo ng plaque? Bababa pa si Divine Mercy para bigyan kayo ng certificate? Wala pong Diyos na bababa. Subalit, ang bawat isa ay may award sa Panginoon basta tayo ay nakakasunod sa kanyang kalooban. Ano po yung award? Ano po ang award sa palagay ninyo? Kung hindi siya medal, kung hindi siya trophy, kung hindi siya certificate, kung hindi siya plaque, ano po kaya ang award ni God sa mga anak niya na sumusunod sa Kanya? Kapayapaan, katahimikan, better answer, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po ang dapat nating mithiin, mga kapatid. Yan po yung greatest award na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung makapiling natin siya sa kanyang kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ang lahat po ay naliwanagan o ganap na nakapulot ng aral. Sadya nga pong iba't ibang uri ng tao ang pinagkakalooban ng Diyos. Si Mami Beth po yung tao na bilang kapatid namin sa Alagad. Siya po yung nakakahigit na mas may kakayahan na magpaliwanag ng bawat upang sa gayon ang mga kapatid ko naririto ay ganap na maliwanagan at ganap na malinis ang isip at kalooban upang sa gayon ay may maiuwi o may matutunan tayo sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Bilang ngayon naman po ay tinatawagan ko rin po ang aking kapatid sa koro upang alayan tayo ng isang awitin. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Pilar Mananghaya. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ka, Ama. Sa dami po ng reward na aking natanggap mula sa Kanya, kaya nasa ko po siyang pasalamatan. At para rin po sa ating lahat, nawa po, ang awiting ito ay makalugod po sa inyong mga damdamin. Amen po ba? Kaya po para po sa lahat.
Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo, ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakanta. Ang pangarap ng tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi naliligaw ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakanta. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi naliligaw ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Divine Mercy. Salamat sa kinalagdan mo. Kay buti mo, ibinigay mo iyong Espiritu. Salamat sa iyo, Apo Kunching. Salamat.